text, grabe, may natanggap kaming text. Meron po kaming isang patient na binibigyan lagi ng eto complete tsaka ng vida. Siya po, nakaratay ng ilang days na po and then pinalabas na po siya ng hospital. Kasi sabi ng doktor, hindi na daw po siya mabuhay. So, natanggap po namin yung text na yun. Sobrang grabe ang sarap sa pakiramdam. Kasi, alam mo yung parang ginawa kang instrument ni God para mabigyan ng another life yung isang bata. Grabe talaga, hindi po talaga makapaniwala. So, nabigay ng complete tsaka ng vida. Ito po pala si Nanay and si Nonay Joshua. Siya po yung sinasabi ko kanina na gumaling po sa product natin si Inglobay. May okay lang po ba? Pakikwento naman po sa amin kung ano po yung nangyari before po siya. Paano po nag-umpisa yung sakit niya? Nag-umpisa yung noong May 31. Naano siya ng pasa na ulan. Tapos nagpasakit siya ng ordinaryong lagnat. Tapos kinrequer kami sa hospital sa city. Pag-refer sa amin doon, sabi nila, ang meningitis daw sa mga laboratories, CT scan, dalawang disease yung CT scan, ultrasound, x-ray, yung findings nila, hindi pa nila na alam na hindi lang ordinary yung meningitis, TB meningitis, kasi dinala pa daw doon sa Maynila, kasi parang nahirapan sila magkamot. Meningitis kami, linagay kami sa, sa ICU. Sinabi na sa amin ng mga doktor na July 15, sabi nila parang wala na daw lunas. Sabi nila, yung isa na lang yung gawin nila yung operahan sa utak. Sabi ko sa doktor kung ilang porsyento na mabuhay siya. Sabi ng mga doktor, walang kasiguraduhan na mabuhay. Kasi parang hindi na nila kaya yung lahat ng antibiotics nilagay na. Masiprobin, mahal. Sabi ng asawa, huwag na lang butasan kasi kung anong ibigay sa amin ni God, tanggapin na lang namin. Buhay lang kung mahal siya. Sabi ng doktor, mapirma lang kami kung lalabas kami kasi hindi na gumaling lumabas kami. Sabi ng Mr. Di Paterno, tanggapin na lang namin kung anong ibigay ni God kung mamatay mo. Kasi wala na kami yung juice. So, nung mga ilang weeks po kayo sa hospital? 46 days. So, 46 days wala po talaga nangyari? Walang nangyari. Mga malapit half million yung gastos. Tapos, nung nakalabas po kayo ng hospital? Paglabas namin ng hospital, saka si Ma'am Marlene. Nakita kami sa doktor, sa clinic. Uh-huh. Sabi niya, maniwala kung hindi. Sabi ko, sige, punta kayo sa bahay. Yung video po ni Ivy, yung gumaling sa meningitis. So, doon po kayo na nabuhayan ulit ang lakas. Sabi ko, gumaling mo. Kasi, yun po, sobrang nakatatapa talaga ng puso. Sobrang, nung nabasa po namin yung text mo, sobrang, yung mga balahibo namin, as in, kasi, first time po talaga namin na, kasi hindi namin ina-expect talaga, grabe yung yung nakita namin yung una pa talaga pagpunta sa bahay. Sobrang, di ba yung ano niya talaga siya, sobrang payat na. Yung mga nerves ko, hindi na lang. Oo, hindi na siya gumagalaw. Tapos yung tuhod niya, hindi na rin ma-stretch. Ano po yung unang ininom niya? Yung complete, 3 times a day. Pag inom niya ng complete na 3 times a day, yung mga nerves niya, parang nagkagalaw. Yun ang tingnan ko yung gumagalaw. Kasi sabi mo, mga 2 weeks, tingnan ko yung mga nerves niya kung nagano, gumagalaw. Tapos, so within 2 weeks lang po, ng complete, gumalaw na po yung mga nerves niya. Hindi niya naubos yung isang box lang. And then yung ano po, itong bida. Yung bida, yung isang sasid, dalawang baso, yun ang ginamit ng anak ko yung ibigay ko, yung kapatid niya. After po nung after nang bumalaw na yung mga ugat niya, ano po yung next improvement? Gumagalaw na yung mga katawan niya, yung tuhod niya na hindi niya ma-step pa. Yun ang nakita ko yung pangalawang improvement.
din siya at saka nakaupo. Nakaulilig siya makaupo. So total po, mga ilang weeks at parang gumaling na talaga siya? 3 to 4 weeks. 3 to 4 weeks. Mm-hmm. Ito lang po na yun. Salamat una sa lahat sa kay God. Binigyan niya ng pangalawang buhay yung anak ko at saka sa instrumento niya ng mga nagpunta sa bahay, si Ma'am Angel, si Ma'am Arlene, at si Ma'am Girlie, at saka si Sir Edwin yan. Salamat sa kanila at sa Timpik, sa Bida, at sa mga alliance, in global alliance. Salamat sa lahat.